Hello, good morning guys. This is for our mga anak ng aking mga tauhan. Alright! Come on, let's go! Wow! Hello, papapasok ba dito? Papasok ba kayo dito? Pila na! Papasok ba dito? Oo, tara! Pasok na dito! Alam nyo, when I was a kid, gusto ko din yung bagong bag, bagong eraser, bagong notebook, pagpasokan. Nakaka-inspire yun pumasok, di ba, Di? Nakakasipag mag-aral. Yeah, nakaka-inspire pumasok, nakakasipag mag-aral. Oh. Yun. Tsaka dapat may baon. Kasi, syempre, may iinggit ako sa mga klase kong may baon. Sila may baon, ako wala. Di ba? Ngayong araw ay mamamasyal kami ni Boss Ella. Pupunta kami ng Malico. Let's go. Good morning guys. May ride kami ngayon papuntang Malico. At kasama na naman natin dito si Pambansang Agoy. Ayan. Gusto lang kitang makita sa video ko. Sige. Nalaglag yung GoPro ko. Ayan, nakakabit na. Pinag-ubra ko lang kasi mahirap pumanap ng clam nito eh. Bumibita yung aking camera. Naku po, sus Ginoo. Kailangan ko ng lighter o kaya papainit para dumikit ulit na maayos. Pagas na rin tayo. Natatanggal talaga. Hindi yata paganda yung gantong setup sa helmet. Ayan guys, sa mga nagpaplano na gayahin yung setup ko sa helmet, pag yun ang gayahin, natatanggal. Baka mahulugan pa kayo ng GoPro. Thank you. Ay, grabe naman. Tanggal talaga. Wala talaga natanggal yung helmet camera ko. Tanggalin ko na lang. Baka mamaya tuluyan tong mahulog. Baka matuluyan pa. Dito lang kami sa Malico, Pangasinan. Ayan, ito yung gamit natin, GSA. We use also the Jarama helmet, napaka-pogi. Sobrang match niya pagdating sa motor na gamit natin. Siyempre, meron tayong heat air para safety tayo sa ating pag-ride. At alam nyo ba guys kung bakit dito kami nag-ride ngayong araw na to? Kasi gusto namin mamalengke. Pakita ko sa inyo. Inayos na ni Mrs. Max actually. Yan oh. Dami naming pinamili guys. Oh, di ba? Diba, ganda. Para ang nasa ibang bansa, no. Nung last previous vlog ko, in-explain ko sa inyo why I like Jarama helmet. Kasi saktong-sakto dito sa pinakaulo ko. Ngayon guys, may na-observe lang ako. 1968 pa yung helmet edition na to, which is ito yung established niya oh. Yan, 1968 guys. At isa pa sa napansin ko, napakalaki ng viewing angle mo dito. Tapos ito yung daanan ng hangin niya. Oh. Also, naka-DOT na rin siya with ICC. Pag pasyal, Bagyo. Pag short ride, malamig. Chill ride, Maliko. Wow. Oh, ilan na yung score ko? Bakit? Tingnan mo. 5'9 ka. Look. Nakakatalino pala dito, no? Right, pasok tayo sa loob. Ang ganda naman ng sniper na to. Naka dry clutch, transparent crankcase. Ayos ah, parang Ducati na ano ah. Sniper lang malakas, naka 360. Naka Yoshimura. Naka winglet pa. Ah, ito ang maganda. May sticker ni Alfred Watermax. Kaya ako na-vlog kasi nakita ko yung sticker na to eh. Hindi naman ako idol nito eh. Kasi pala may-ari si Moto Daddy. Oh. Pakita ko sa inyo yung pang-vlog ko ito. Alright. Ito kasi yung gamit ko ngayon. Para kahit mahangin, maganda pa rin yung audio natin. Oh, di ba? Tapos saktong-sakto lang siya pag nilagay mo dyan. Let's go. Bye-bye po. Thank you. Ngayon naman ay pupunta kami sa Salaksak Pass. Sa taas nito yung Salaksak Pass, yung may shrine. Kaya lang hindi possible, tingnan mo yung kalsada. Doon na lang tayo sa tangke. Tapos diretso uwi na tayo. Ito na yung pinakataas eh. Tangke, magkapit tayo, tapos uwi na. Okay.
Balik na tayo, doon na tayo sa may tangke. Sorry guys, medyo mapanganib umakyat. Kaya ng motor ko, kaya ng GS, pero yung mga kasama natin, naka-sports bike kasi, kawawa yung motor nila. By the way, ikwento ko na lang sa inyo yung nandun sa taas. Bali doon, makikita nyo yung historical place kung saan ginawan sila ng shrine. Yung parang in memory of tagumpay ng mga Amerikano sa digmaan ng World War II against a Japanese soldier. If I'm not mistaken, nakakalungkot, maraming mga hero ang nasawi sa lugar na yon. Medyo historical place kasi itong Maliko, kaya naglagay sila ng mga shrine sa lugar na yon. At katunayan yan guys, ito yung place na kung saan nandito din po ang naiwang tangke noong World War II. So I think yun na lang ang pupuntahan namin dahil sa kailangan din naming makabalik ng bahay kasi meron kaming pasweldo. Magpapasweldo tayo ngayon dahil may long holiday at kailangan ng mga staff ko na magkaroon ng budget. Although may magpapasweldo naman sa kanila, may HR naman tayo, pero we have to be there also. Doon kami galing kanina sa viewpoint. So from the viewpoint, ang lapit mo na sa may pinakataas. Kaya lang, anong view dyan? Oh? Yan, puro pag. Grabe, labig sa mata. Situation ngayon sa San Nicolas, Maliko, Pangasinan, ganito. Nandito na tayo ngayon sa Tindaan Historical Nature Park. Oh, pwede dito mag-tent ka. Ayun yung tangke, oh. Ayun. Yun, oh. Oh. Grabe, yun pala yung tangke. Ayun nga. Amazing. Oy, may sticker ako dun, oh. May sticker ko. Oy, kung sino man yung follower ko na nagdikit ng sticker doon, salamat. Gabay ka ng 20 pesos per head dito para sa kanilang tourism, para ma-maintain yung tangke. Thank you. Just meeting you personally. So, ito guys, yung ticket para yung maintenance ng kalinisan ng lugar, eh dito natin kinukuha. Makikita nyo may mga plug doon, no? Ayan, US plug, Philippine plug, Japanese plug. Ayan. Right guys, so nandito na tayo ngayon sa World War II na tangke, yung ating Sherman tank. So I'll show you around guys. Mayroon ako maipapakita sa inyong mga bagay na dapat nyong makita. Let's go, let's go. Itong tanking ito ay alaala na iwan ng World War II. At makikita nyo guys yung mga tama ng bala. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Diba? Ito pa. Sa observation ko guys, pag dito nyo tinignan, parang dito siya tinira. Mula sa part na to, dahil mataas yung lugar, tingin ko lang ah, umakyat yung mga sundalo doon, dito binanatan yan. Kasi kung mapapansin nyo sa kabilang side, walang kahit isang bala ang makikita dito sa kabilang. Dito oh guys, oh, malinis. Wala kahit isang bala. Yun lang ang nakikita ko. Tapos tingnan nyo guys yung welding. Sobrang kapal. So makikita nyo rito ang isang skeleton na lang ng tangke, walang makina, hindi na gumagana. Eh, sino ba naman ang, ayan o, ito yung loob niya. Yan. Grabe no, may mga granahe pa naman doon na naiiwan. Hindi pa naman nabuhat lahat. Siguro pag binenta mo sa bakal bote ito, magkano kaya? So yun guys, I hope ma-appreciate natin ang history na naiwan ng ating mga bayani. Nagtanggol sa ating mga bansa nung panahon na tayo ay nasa Japanese colony. Sa ngayon guys ay nasa Japanese colony na rin, pa rin naman tayo. Kaya lang, kumbaga discreet na lang din. Pero masaya rin tayo dahil kahit paano wala nang digmaan na nagaganap. So kumbaga ito ay just alaala na lang ng mapait na alaala ng mga ninuno natin. So parang ako naandun sa Baguio. Ayan. So mayroong mga upuan dito hanggang doon yan sa dulo. Tapos pwede kang mag-tent dyan. Pwede kang mag-overnight dito. At safe naman guys kapag ka nag-stay ka rito. Oh
grabe. Ang lamig. Kahit yung mga kasama ko, guys, hindi sila makapaniwala na merong gantong lugar sa Pangasinan. Talagang nakaka-amaze din. Yung layo nito mula sa aming bahay ay normal na takbo, isang oras, andito ka na. Pero kapag kahata, around 40 minutes, andito ka na. Kaya sabi ni Mrs. Max, kapag gusto mo palamig, dito, tipid na palamig. Bang di mo na kailangan umakyat ng Baguio. Meron din silang dinadayong waterfalls dito sa lugar na to. Ako personally, di pa rin ako nakakarating doon. Pero ngayon natutuwa ako dahil yung isa sa historical place dito, which is yung tangke, namimintina na ng maayos. Dahil nga may bayad yung pagpasok. Maganda rin yung ganun para sa maintenance ng tourism. Wala ka pa rin makita. Antukin ka talaga. Sorry guys, hindi tayo makakapag-drone. Dahil wala rin naman po kayong makikita. Tignan nyo naman sa kapal ng pagna yan. So sa mga tropa namin na naiiwan ngayon sa ride na to, kung napapanood nyo yung video to, pasensya na. Noong na kaming umuwi ni Mrs. Max dahil meron kaming importanteng gagawin sa bahay. Hindi sa gusto namin kayong iwanan sa biyahe dahil sa mayroon lang po kaming kailangang ayusin ngayong araw. It's sweldohan time ng mga staff ko. Yung mga staff ko kasi mga nagmumotor din, may ride daw sila ng Ilocos. So kailangan nila ng budget. Sila yung mga kasama ko noon nung nagpunta kami ng Bingalan. Bali, guys, meron nga palang tumawag sa akin na BMW San Fernando. So pinababalik tong motor ko, itong gamit nating motor. I don't know why, meron yata silang i-update sa software nito. Kasi meron traction control lumalabas or something. Although all goods naman siya, wala naman may major problem. Parang ano lang naman, siguro prevention na rin. Uy, ang laki pa ng Guanson dito. Ayan. Baliliig eh. Fault in engine control, traction control limited. So yung palang mga ganyan, kahit di ka nagme-message sa BMW, nai-inform sila na may problema yung unit ko. Onward journey possible, ride carefully to the next specialist workshop. Galing ng system ng BMW, no, nahalaman nila yung mga ganyan. Napapadalas, guys, yung paglabas ng fault in engine control. Saktong-sakto, pupunta rin talaga ako ng BMW dahil ipakakabit ko yung crash guard ng motor ng bata ni Saysay. Bumili nga pala kami ng crash guard kahapon sa BMW Libis. Sa kanila ko na rin ipapakabit. Although madali lang naman ikabit yun, kaya lang syempre parang diretso check up na rin, di ba? Double purpose na. At the same time, i-ride na rin natin. Nilipat ni boss yung ano, tali. Sa Alcala. Dito lang kami sa Alcala. Taga Pangasinan lang kami. Saan sa Alcala, sir? San Pedro, Ili. Nilipat pala niya yung tali ko. Dito yung sa akin, dito yung kanya. Oh. Sunog yun. Oh. Nagpalamig lang talaga kami sa taas. Masarap dun sa taas eh, malamig. Malamig kasi, masod. Ako rin mason eh. Mason na rin sa asawa. Dali. Sige po, sir. Ang gandaan dito sa Pangasinan, kahit mga bukid, sementado na eh. Yung mga irrigation, pati yung mga gilid, papasok sa looban, sementado. Kaya ang bilis ng growth dito sa Pangasinan. Siyempre, yung mga tanim mo, no? Kung galing dyan sa bukid na yan, no? Pag sinaka yan, diretso sa sasakyan yan. Madali ang transportasyon. Tiyan mo to, irrigation na to, gilid. Ay, yung mga tao namin, uuwi na. Papi! Dito tayo sa gate 1. Yep, we're home. Naghihintay sila. We're home, safe and sound. Si Mrs. Max tumakbo na agad dun. Dito na natapusin ang ating vlog. Thank you very much for watching. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After